Hi guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano gamitin tong Bybit. As requested, daming nagtatanong, paano ba gamitin to Sir Marvs? Kasi hindi kami makapasok sa ibang platform or kailangan pa namin ng IDs. So this time guys, pag-uusapan natin ngayon, no? Ito naman yung ituturo ko sa inyo ngayon, yung tutorial ng Bybit. So punta tayo guys sa platform natin. So guys, ito yung Bybit, ang may-ari nito ay si Ben Zhu. Bybit is a cryptocurrency derivative exchange designed for retail traders, professionals, and investment institutions alike, aiming to revolutionize today's cryptocurrency market by combining the best cryptocurrency traditional finance to bring out the industry's safest, most reliable, fairest, and most user-friendly exchange to date. So yan, ito guys si Ben Zhu. Pero hindi natin yan pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin paano gamitin yung kanilang platform. So punta na tayo ngayon sa platform ng Bybit guys. Kung gusto nyo pala mag-register, no, just click my link. Ilalagay ko dyan sa baba yung link ng Bybit. Ito yung itsura guys ng link. So guys, ito yung link ng Bybit ah. So just click this link. Itong link na to, okay na. Pwede na kayong mag-register. So pag kinlik nyo yung Bybit link guys, mapupunta kayo dito sa page na to. So literal na 20 to 30 seconds lang makakagawa na kayo ng account nyo. Pwede nyo gamitin yung email nyo or yung phone ninyo. And then create lang kayo ng password nyo, okay? So ayun guys, pagka meron na kayong account, mapupunta kayo dito sa Bybit platform or Bybit page. Makikita nyo ngayon guys, no, dito nyo makukuha yung bonus nyo. Punta lang kayo dito sa Rewards Hub. Tapos may mga nakakatuwang mga events dito na pwede kayong makakuha ng mga bonuses and prizes. So, claim now. Yan, click nyo lang. Madaming pwedeng gawin dyan. By the way guys, pagka kayo nag-initial deposit ng 0.1 Bitcoin, meron kayong additional bonus na $200. Pag naman kayo nag-deposit ng 0.05 na Bitcoin, meron naman kayo additional bonus na $50. So, yan. So guys, ito, punta na tayo dito sa may trade, okay, sa upper left, no, meron ditong inverse perpetual, USD perpetual, and inverse futures. So, ang difference lang naman guys niya, no, yung coin margin na tinatawag, or yung margin. So, as you can see dito, coin margin yung dalawa, and then dito, USD perpetual, meaning USDT yung pair niya. Kung pupunta tayo rito sa inverse perpetual, yan, USD, okay? So usually familiar na kayo dito sa USDT, so madali nyo na siyang maintindihan. So punta tayo muna dito, visit natin tong BTC USDT. So as you can see, almost similar lang din naman sa mga platforms na ginagamit niyo ngayon, no. So ito, nakikita niyo naman ito yung chart or yung graph dito na nakikita yung mga candlestick. So dito naman sa section na to, makikita niyo guys yung mga position, yung mga open orders nyo, and then yung mga history. Yan, dito nyo siya makikita sa banda dito sa baba. And dito naman siyempre yung buying and selling part natin dito sa area na to. So as you can see, meron ding limit and market. So sa limit, dito maganda rito kasi kumbaga para maiseset mo yung gusto mong presyo na pagkakabili mo. Ito yung order price. Kasi usually dito sa limit, dito makakakuha kayo ng rebates. Sa market naman, siyempre may fees dyan. Kasi kayo yung nagtitake sa presyo na gusto ninyo, okay? Ngayon, dito naman sa order price, pwede kayo mag-set ng order sa presyo na gusto ninyo. Like, kunyari, dito gusto nyo iset na 56,000, pwede nyo ilagay yung 56,000, tapos iseset nyo ngayon yung quantity, kung gano'ng kadami yung USDT, yung USD nyo na pambili. So dito naman sa market guys, mabibili nyo yung presyo na gusto nyo, yung current price. Kumbaga parang gagawin nyo dyan is iti-take nyo agad yung presyo, hindi nyo na siya iseset gaya nung sa limit. So may choices din kayo rito, may cross and isolated, no? Ang difference naman ng isolated is kung ano lang yung tinaya mo, yun lang din yung maibabawas sa'yo, or yun lang din yung income kung ano yung pagkakataya mo. Dito naman guys sa cross, no, may avoid yung ating liquidity. Dahil nga doon sa isolated, mabilis tayong ma-liquidate. Dito naman sa cross guys, ang pwede mangyari dito is syempre ma-lose yung equity nyo. Makikita nyo dito na meron tayong total equity na 0.003 or almost $200. So punta naman tayo sa USDT, pwede rin kayong mag-trade dito. Sa USDT perpetual, dito Tether yung pwede nyong i-trade. Almost same lang din naman yung platform, very familiar, dito yung chart, same din, dito yung position. Pwede rin kayong mag-limit and market order. So dito guys, sa limit, as usual, pwede nyong i-place yung order nyo, yung gusto nyong presyo na ibibili nyo.
So dito naman sa quantity, ikaw ang bahala. Kung gusto mong mag 1 Bitcoin, yan, pwede. Pwede nating i-trade yan. So ganun din, open and short position, no? Buying and selling din siya. Usually guys, pag limit, kiniklik tong post only para syempre makuha niyo yung rebates. And then pagka market naman, yun nga gaya na sabi ko kanina, meron siyang fees. Ang maganda rito guys, sa conditional, pwede kayong mag-hedge, no? I-search nyo kung anong hedge, parang in a way, pwede kang mag-set ng buy mo and sell mo at the same time. Ang maganda kasi dito kay Bybit guys, no? Yung iba na gusto mag-try, no? Walang mga ID, pwede nyo subukan dito. Ngayon, kung paano naman maglagay dito ng assets or kung paano maglagay ng pera, is punta lang tayo dito guys sa may assets. So sa may assets, dito makikita nyo na merong withdraw and deposit dito sa area na to. So depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay, pwedeng USDT, pwedeng XRP, EOS, Ethereum or Bitcoin. Lalagay nyo lang din naman dyan yung deposit tapos ilalagay nyo yung address. No, at so ito yung QR and then yung address na pwede nyo paglagyan. So madali, BTC, Ethereum, EOS, XRP, USDT, pwede lahat yan, deposit nyo lang dito, makakapag-trade na kayo. Isa sa mga nagustuhan ko dito guys, meron din silang asset exchange na tinatawag. So pagkita nyo rito, pwede nyo agad ipalit yung BTC nyo ng Ethereum, EOS, XRP or USDT. So usually guys, ginagamit itong Bybit dito sa mga main coins na tinetrade. Guys, isa pa sa mga features ng Bybit, meron silang affiliate program. So kunyari, meron kayong Instagram or madami kayong kakilala or mga influencers na or nag-YouTube, nag-Facebook, pwede yung affiliate program. And pwede rin itong referral program na pwede rin kayong kumita dun sa mga ni-invite nyo sa Bybit. Okay? Isa sa magagandang features ng Bybit guys, napakaganda ng support nila. Actually, pwede kayong makipag-chat sa mga tao dito. Maglagay lang kayo ng username ninyo. Tapos, pwedeng-pwede na kayong makipag-chat sa mga tao sa loob. At makakuha rin ng mga guidance. Isa sa magandang features din ng Bybit, yung support nila sobrang active, no? Kasi, ang nangyari kasi, yung dad ko kasi nahirapan mag-create sa Binance dahil doon sa ID niya. Tapos nahirapan din siya doon sa scan, lagi nagfe-fail. So, ito yung ginamit niyang platform. Dito ko siya tinuruan. Sabi ko, ito nila yung gamitin niya. Ang maganda rito, yung support napakabilis kasi nag-deposit siya ng XRP to Bybit. Tapos iniintay nung dad ko, hindi kasi siya sanay dun sa iniintay niya yung XRP na may konting delay. Ang ginawa niya, nag-message siya dito sa Bybit and napakabilis lang. Na-confirm agad yung order niya, na-trace nila agad. So guys, subukan natin mag-place ng order using itong limit na to. So guys, sa area na to, pwede nating palitan yung leverage. So ikaw mag-adjust kung anong gusto mo, times 10, times 5, or times 100. So dun ka lang sa safe guys, lalo na kung beginner ka pa lang, test mo lang muna yung leverage. By the way, kung ikaw mag-trade ng ganito, maganda, experienced trader ka na, tsaka medyo marunong ka na mag-trade. Huwag na huwag kang papasok dito kung hindi ka pa marunong. So maganda, it's either may account ka na, make sure na napag-aralan mo muna yung ganitong klaseng trading, okay? So, aralin mo muna yung technical analysis mo, lalo na kung nagle-leverage ka. So, kung itatry mo to, make sure liitan mo lang yung leverage para hindi ka masyadong masaktan. At saka kung maglalaro ka, make sure na nilalaro mo lang is yung kaya mo lang mawala kasi nagpa-practice ka pa lang naman. Lalong-lalo na sa mga nanonood na ni beginners. Again, hindi po ako financial advisor. I'm just doing a review, no, dito sa Bybit natin dahil yun ang dire-request ng karamihan. So, eto, pwede kayo mag-adjust-adjust dyan. And then, try natin, eto, times 2, confirm. A leverage has been applied, your liquidation price, blah, blah, blah. Yan. But anyway, punta tayo dito, subukan natin mag-enter ng trade. Buy. So guys, ito, nakita nyo naman na nilagay ko 54,000. Let's say, bumaba yung presyo dyan, matitrigger niya yung buy na yon dahil pag-click natin itong buy long. Dahil nasa limit tayo, pag-click ko itong post only para syempre makita natin or makuha natin yung rebates pagka na-trigger siya. The post only order will be executed as make order if it can be executed immediately as a taker order. It will be automatically canceled. So yun. And then, dito guys, try na natin i-click tong buy long. So makikita natin dito, pagka nag-click tayo ng limit order, may order price, 54,000, quantity, $38. Dahil kinlik natin yung 10% dito.
So automatically siya na yung nag-compute sa iyo kasi kinlik mo na yung 10%. So ito yon, $38 order cost, order value, and then estimated liquidation price natin $36. And then take profit, pwede mo ring iset yan guys. By the way, dito yan, balikan natin. Pwede ka rin maglagay ng sarili mong take profit and then stop loss sa gusto mo. Pwede mong i-adjust yan sa taas. Let's say, ikaw ay nagba-buy long. Example lang naman ito. Gusto mong mag-take profit kapag ka umakyat yung price sa, let's say, 56,000. And then, pag naman ikaw ay nag-stop loss, let's say, lagay mo siya sa 53. Dahil mas mababa dun sa pinagpili mo kanina. Again guys, sample lang naman ito. So, pwede mo lang i-click. Ngayon, makikita mo na meron kang take profit dito and then stop loss dito. Okay, grabe oh. Sarap yan. Anyway, kung ngayon nandito tayo sa isolated, ang pinili natin ay times 2 lang. Grabe, ano oras ba? Yun, 2 a.m. in the morning. Time in force. Good till canceled. So, try natin. Click confirm. So, yun guys. Nakapag-place na tayo ng order. Hanapin natin siya dito sa active. Ito na siya. Makita nyo BTC USDT at 38 USD. And then, order price 54,000. Andito na rin siya. Open long. Hindi pa siya na-filled. So, waiting tayo. Pag tinamaan siya at na-trigger, tsaka siya magbabay. And then, limit order ang ginamit natin. Active na siya. So, pwede nyo siyang i-cancel kung gusto nyo siyang i-cancel. Okay? I-click na natin yung cancel dahil hindi naman talaga natin yan chinart bago in-order. So, yun. Na-try na natin mag-limit order. Subukan naman natin mag-market order. So, market order, gaya na sabi ko, ikaw din ang bahala kung magkano gusto mong ilagay dyan. So, as of now, 10% ilagay natin. Try natin mag-buy long. Ibig sabihin, ngayon na tayo bibili. Tapos, pwede rin tayong maglagay na ng stop loss at saka take profit. So, let's say, bibili natin yung market sa present, sa presyo niya ngayon. And then, magte-take profit tayo at 56. Sa 56,000, magte-take profit na tayo. And then, mag-stop loss tayo ng, okay, sample lang naman, 55,000. Yan. So, again, i-click ko na ang buy long. And then, i-remind nyo tayo ulit. Ito yung ating order for today. As you can see, confirm na natin yan. And then, your entire order has been filled. So guys, ayun, nakita na natin na nandito na siya sa position. Ito yung order natin ng market. So isolated, 2x. And then, as you can see, ito yung liquidity price niya. By the way guys, kung gusto nyo na i-cancel siya, pwede nyo i-click yung market and then automatically magka-cancel na yung order nyo na yun. Okay, meron din palang insurance. Yun ang maganda sa kanya. So parang insured yung buying and selling ninyo. Pwede nyo yung explore yan. No, medyo mahaba ang explanation nyo. Pwede nyo i-search on your own din tong mutual insurance na to. So, ayan, pwede nyo i-adjust yung stop loss nyo. No? Kahit na na-place na yung order ng market, you can adjust naman siya. And then, dito guys, sa trailing stop, ang pagkakaintindi ko dito, pwede kang mag-set ng pag-akyat niya. Or kunyari, let's say, dalawa yung pwede niyang puntahan, pwede kang mag-set sa taas, pwede ka rin mag-set sa baba. Okay? Let's say, ang price, no, hindi ka sure kung akyat or bababa, at least meron kang set dun sa dalawa na trailing stop sa taas at saka sa baba. Yun ang pagkakaintindi ko dito sa trailing stop. So guys, dito naman sa limit, pwede mo naman yan i-adjust ulit sa gusto mo. And then click confirm lang. Okay? So, pagka gusto mo i-close at gusto mo siyang i-adjust. Pagdating naman dito sa market, click mo lang yan. Automatically, pagka kinonfirm ko to, makakancel yung ating market order. So, ayun. Again, kung makikita nyo guys, no, user-friendly naman tong Bybit. Madali lang din siyang gamitin. Napakadali lang nitong area ng buying and selling nila sa chart, ganun din naman. And then, explore na lang din natin. Marami pa siyang features na pwede nating gamitin. So, actually, pwede rin tayong dumiretso sa TradingView. Just click itong chart by TradingView. Idiretso na kayo exactly sa TradingView na gusto mo or mag-chart ka na. Yan. Okay. So guys, ito yung Bybit, no? At least medyo na-explore natin kung paano siya gamitin.
Again, kung wala kang account at gusto mong matry, click mo lang yung description. Nandun yung link natin ng Bybit. Makakapag-register ka na. And then you can get your bonuses from that link. So I hope guys, kahit papano, medyo naiintindihan nyo na kung paano gamitin yung Bybit. Sobrang dami kasi nagtatanong talaga eh, paano ba gamitin ng Bybit? So ito, kahit papano, ginawan ko na kayo ng tutorial para at least na-explore natin ang Bybit platform or exchange. Okay? So guys, yun muna. No? I hope kahit papano may natutunan kayo dito sa paggamit ng Bybit, lalong-lalo na sa inverse perpetual and then sa USD perpetual, kung paano mag-buy and sell at saka maglagay ng coins. Okay, so kita-kita ulit tayo sa next video. And yun lang masabi ko, sana may natulong ako sa inyo ulit. Just click subscribe guys para makapag-update ako sa inyo anytime na may bagong videos. And then click yung notification bell para lagi no updated kayo. And then paki-like na lang din guys, maraming salamat sa inyo. Thank you guys sa support. Okay, so maraming salamat and God bless.